sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin ang iyong, sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapagukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ay inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan. Tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya. Karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.
ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon pa na kung marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang hawag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kapuotan ang inyong mga kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti, at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Sa atin hong ebanghelyo ay magandang paalala ho sa atin ng ating Panginoon. Ang isang kautusan na alam natin ay hindi madali. Hindi madaling ibigin ang kaaway. Mas gusto nating kainisan sila at kapuotan. Mas gusto nating magtanim ng sama ng loob at galit at yun yung panghawakan natin. Pero maganda mapansin po sa Ebanghelyo na iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesus na lumago. Jesus' gospel today is an invitation to growth. Paglago natin sa ating pagkatao. Mahirap nga naman.
Kung ang tao ay namumuhay sa galit at sama ng loob, yan ho yung laging nakasimangot. Ang tao ay namumuhay sa galit at sa masama ng loob, laging mainitin ang ulo. At ang Panginoon ay iniimbitahan tayo na maging malaya dito. Yung kalayaan na pwede tayong mamuhay ng walang sama ng loob sa kapwa natin. Pwede tayong mamuhay ng malaya mula sa galit at puot. At hindi ba kapag may kasamaan ka ng loob, ang bigat sa pakiramdam, hindi ba? Parang ang liit ng mundo mo. Hindi ka makagalaw ng maayos. Pero ang Diyos ay iniimbitahan tayo. Ayaw niyang nakakulong tayo o tila nakagapos sa puot at sama ng loob. Kundi nais niya tayong lumaya. Lumaya para mamuhay na may pagmamahal sa kapwa natin. At hindi ba kung namumuhay tayo ng may pagmamahal, tayo rin ho ay lumalago. Lumalago ho tayo sa ating kapasidad na magmahal ng kapwa. Lumalago ho tayo na umunawa ng kapwa natin. Tila nabubura ang panghuhusga at mas nauuna natin ang pag-unawa at pag-intindi sa kapwa natin. Handa tayong yakapin ang kapwa natin, hindi tila itulak palayo. At kung ganito po yung gagawin ho natin, handang yakapin, handang umunawa, nagiging larawan tayo ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Tayo ang nagiging palatandaan, larawan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ating makakasalamuha. Eh, ito po ang imbitasyon sa atin ng Poong Hesus Nazareno na maging tanda at larawan ng pag-ibig niya. At ito po ay magsisimula ho sa ating paglago sa pananampalataya. Paglago natin sa ating kapasidad na magmahal. Kaya ho ang paanyaya sa atin, tatanggapin mo ba ang imbitasyon ng Poong Hesus Nazareno na maging larawan ng pag-ibig niya sa lahat? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa pagpapatawad, mapagpatawad na Ama, na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Ang ating itugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At tinawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na ihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Dinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming andog, ang pinapayatalak na ito handog ng iyong bayang sumasabog, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tugubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Itagal nang nawala ang apoy ay nang hina. Init ng pag-ibig dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi na muli. Nagpabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag na maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards.
pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ang misa, bibisikan po ang lahat ng banal ng tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob, ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Meso Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.